guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba po ang spell about naman sa ladybugs na kapag yan ay pumasok sa inyong tahanan at dumapo sa iyo, kung ano-ano mga spell na maaaring dala ng biyaya ng ating ladybugs. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kapag po ang ladybugs ay nakita ninyong dumapo sa inyo, ibig sabihin po ay may biglang selebrasyon na darating sa inyo na hindi mo inaasahan. Kapag naman ang ladybugs ay dumapo sa pisngi mo, nangangahulugan nito mayroong taong lihim na nagmamahal sa iyo at ikaw ay pinapantasya niya. At kung ikaw ay nakakita ng ladybugs na meron sa iyong jewelry box, nangangahulugan nito na soon ay ikaw ay malapit ng ikasal. At kung ikaw naman ay makakita ng ladybugs sa iyong higaan, sa iyong kama, nangangahulugan na ito na ikaw ay mahal na mahal ng taong mahal mo. At kung ikaw ay makakita ng ladybugs sa inyong mailbox, nangangahulugan na ito na maaaring tumawag sa iyo ang iyong minamahal or makareceive ka ng isang magandang balita mula sa iyong minamahal. Ang ladybugs po ay nagdadala ng swerte sa love life, success, at ganun din po yung happiness ng family or ng iyong couple. Yan. At kung ikaw ay may matagal ng karelasyon at gusto mong ito ay mauwi sa kasalan dahil karamihan sa mga matatagal ng magkarelasyon ay huwag po kayong kapanatag dahil yung matagal na magkarelasyon ay yan ang mas mabilis mabuwag. Bakit po? Marami pong kakilala na kaya pala hindi siya pinakakasalan ng lalaki. Dahil naghahanap pa ito ng parang hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya kontento sa tao to. Kumbaga, hindi pa lang siya nakakahanap ng makakapares niya. Kasi meron po kong kakilala 10 years, merong 8 years, 5 years silang magkasama, pero never siyang pinakasalan at nakakilala tong si lalaki, si babae. Nang bago lamang niyang kakilala, 3 months pa lamang, iyon ang inalok niya ng kasal. Kumbaga, yung pagsasama niya na matagal, yan po ay hindi basihan kung bakit po, kung ganong katibay sa iba, ganon. Yan sabi, ganong katibay na relasyon dahil ganon ang katagal. Pero sa totoo po niyan, ay kumbaga, yan pa ang parang 50-50 sa ngayon, yung mga nangyari ngayon. Diba, lalo-lalo na sa mga celebrity. Pero sa bagay, sa mga celebrity, common na yan eh. Kasi ang daming tukso sa paligid, kaya parang talagang napaka-strong na ng pagmamahalan nyo kapag pag po nagtagal kayo ng walang involved na babae. Yan. Ngayon po, kung gusto nyo pong mauwi sa kasalan, ang matagal nyo na relasyon, ang gawin nyo po kapag kayo nakakita ng ladybugs, ay mamamatay din naman po yan. Isipin nyo na lang, mamamatay ka rin naman kapag ikay pumasok sa aming tahanan. Ibig sabihin, hudyat po yan ng swerte. Kasi pumasok po siya sa loob ng inyong tahanan or dumapo yan sa'yo. Kaya yan ay mga ibig sabihin. Kapag may ganyan kang nakita, ladybugs, ay ikulong mo siya sa isang bote. Pagkatapos ikulong mo, kumuha ka ng larawan na ninyong mag-asawa or kaya ng inyong boyfriend na matagal-matagal na. Sa mag-asawa naman, magkakaroon ng forever. Kumbaga, wala nang hiwala yan. Ngayon, yung inyong boyfriend, kayong dalawa, mas mainam, whole body at super sweet. At pagkatapos, yung kasama na ng ladybugs. At ikukulong niyo siya sa isang jar na transparent. Kailangan po ay transparent at clear. Ganyan. Huwag po yung may kulay ha. Kasi ang mga gumagawa ng ritual, kailangan talaga transparent. Nakikita mo yung nasa loob niya. At pagkatapos po noon, yung ladybugs at saka siya. Tapos, kumuha ka po ng rose. Sa mag-asawa, kulay pula. Sa mag-boyfriend, ay kulay pink. Yon, yung petals na yon ay ilalagay mo lahat doon sa ating jar. Nandito na yung ladybugs, nandito yung larawan ninyo. Pero yung larawan ninyo, isulat mo yung pangalan, buong pangalan mo at saka buong pangalan ng boyfriend mo. Tapos pasok mo dito. At ganun din yung petals, ha?
Pag may asawa, kulay red. Pag po mag-boyfriend pa lamang, kulay pink. At pagkatapos po noon ay inyo pong bubulungan to. Lahat po ng gusto nyong mangyari, halimbawa magkaroon ng forever, ganyan-ganyan, wala nang ibang hadlang sa inyo, wala nang ibang sisingit na mga sagabal sa inyo, kayo lamang dalawa ang magsasama habang buhay. Mga ganyang, ganun po yung mga panalangin, huwag nyo pong gagamitan ng sana. Huwag nyo pong sabihin, sana kami ng dalawa, huwag po ganun ha. Kailangan sabihin nyo po ay magsasama kayo habang buhay at wala na kahit sino mang kumbaga, ulang mga tuksong darating na maaaring makasira ng inyong pagmamahalan. Ganon, lahat-lahat na, ibugan nyo lahat dito at pagkatapos ay inyong tatakluban. At ito po ay ilalagay nyo sa mataas na lugar na walang makakaalam at makakakita. Subaybayan nyo po, magaganap dahil yung po ladybug sa nasa loob ay magdadala sa inyo ng swerte. Yan po ay, kumbaga, kung ang inyong boyfriend ay hindi sweet sa inyo or hindi malang kayo maalok, hindi niya malang masabi kung anong plano niya sa inyong relasyon, yan po ay unti-unting magbabago. Dahil sa tulong ng kapangyarihan ng ating ladybug sa nilagay sa loob at ganun din ang pinagsama-samang larawan at petals. O, ito pa. Kung kayo po ay pinasukan na sa loob ng inyong tahanan ng ladybugs at ang inyong pamilya ay away-away na lamang. Kumbaga, walang magpakababa, lagi na lamang matataas ang pride at wala, lagi iniisip ay sila po ay tama. May mga tao pong ganyan sa loob ng inyong tahanan at kayo po ay magkakapisan, hindi naman nag-iwahiwalay, pero lagi nag-aaway, yan po ang pamilya, di ba? Pero syempre nakakarinde, at saka in the end, minsan nagkakalayuan ng loob ng bawat isa kapag po may ganyan. Ngayon po, ito isang maganda na pamamaraan para magkabati-bati at talaga naman magmahalan ng buong pamilya at hindi na mag-away ng ganyan. Ang gawin nyo po, kapag may pumasok na ladybug sa inyo, ikulong nyo rin po siya sa jar. Ayan. At pagkatapos ay kumuha po ulit kayo ng larawan, yung family picture. Isulat nyo po lahat ang totoong pangalan nila sa likod ng larawan. At pagkatapos po ay kumuha po kayo ng lavender, pwede po lavender oil or pwede rin po ang lavender na bulaklak. Yan. Yun po ay ilalagay nyo po sa loob. At pagkatapos ay ilalagyan nyo po ng asukal na pula. At pagkatapos ay bago nyo po siya takpan, yan po ay mananalangin kayo. Sabihin nyo po ay pagmamahalan ng buong pamilya. Walang mag-aaway. Tapos lahat ng aming mga pangarap ay matupad. Katuparan sa mga pangarap namin sa buhay. At ganun lalo-lalo na po sa pinansyal. Sabihin nyo sa pinansyal. Kasi common na naman, pangkaraniwan na, na kaya nag-aaway ay dahil sa pinansyal, walang pera. Yung pinaka-leader sa kanila, o kaya si nanay, kaya lagi may tangulo, dahil siya nag-iisip ng kawalan. Kumbaga, siya lagi ang tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa, di ba? Tapos, yung mga anak pa, talagang pupukpukin. Ano pong ibig sabihin ko ng pupukpukin? Yung tipong hindi mo utusan ay talaga namang hindi kikilos. Mauubos ang kanilang oras sa pag-cellphone, pag PS4, panay ganyan, mauubos ang oras kung hindi mo sila pupukpukin at rarat-ratay ng talaga namang mga salita ay hindi kikilos. Yung bang pagising nakain na sisigaw pa ng nanay nyo, kakain na! At pagkatapos kumain, unti-unting nagsisegue, kunwari may gagawin, masakit ang tiyan, nag-CR, yung pala ayaw lamang maghugas ng pinggan. Hanggang yung isa ay nagboluntaryo, pero dakdak ng dakdak, hanggang totaling sumagot na tong isa, nag-away-away na. Yan yung mga simple pamamaraan na araw-araw na nangyayari sa tahanan. Nangyayari rin po yan sa amin. At kaya, ginawa ko din ang mga ritual na yan. Boti-boti na ang mga nandito sa amin, pero effective naman. Ako yung naging sakit ko yun ang ulo, ang aking panganay, pero unti-unti po siya nagbabago at siya talaga may aking hinokus-focus na at hindi maaaring siya lalaki na ganun. Kumbaga, kung kayo po ay may mga anak na ganyan, ay kailangan yan po ay atin ang gamutin para po hindi na lumala. Para siya ay bumait na bata at para rin naman sa kanila, kumbaga katuparan sa lahat ng mga pangarap natin para sa kanila. Yan po ang ating gawin. Pagkatapos, di ito po ay nalagyan na natin ng
panalangin, takluban po at ilagay po sa mataas na lugar. Yan po mga ganyan na inilalagay sa taas na lugar at wala po dapat nakakaalam. Huwag niyo masasabihin na ito, ginamot ko kayo para kayo ay bumait. Huwag po ganun ha, kasi yan po ay wa-effect na kapag nangyari po yon. Dapat yung isa sa atin na kapanood nito ay gawin po ito ng sikreto at wala po nakakaalam. At kailangan ay lubos ang paniniwala at pananalig. At ito po, ang pagganap po nito ay Tuesday or Friday. Tapos po ay 6:37 hanggang alas 8 ng umaga sa may silangan natin gaganapin. At pagkatapos ng ating kahilingan, pwede na po natin siyang itago. Ayan. Basta, kailangan na ilubos ang paniniwala habang tayo na nanalangin ay mula sa ating kalooban para agad-agad po itong tumalab. Yan. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo po tatandaan, kung kayo po ay may kahilingan, itaas po natin yan sa Panginoon. Tapos, sabayan po natin ang sipag at syaga. Huwag po natin laging iaasa sa pampaswerte. Pero ito pong ritual na ito ay gawa naman ng ating bugs, ng ating ladybugs na magdadala sa atin ng swerte. Yan po ay napakaswerte, lalo na po pumasok sa inyong tahanan. Yun lang po guys. Salamat po.